dumarami naman ang mga maliliit na hub ng mga scammer sa Metro Manila at Central Luzon. Napansin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na may mga nagsusulputang scam hub sa mga apartment, condominium unit at maging sa mga maliliit na opisina. Ang problema, dahil nag-ooperate sa mga maliliit na scam hub, kumonti ang mga nahuhuli at nasasagip ng mga otoridad. Nasa 20 hanggang 30 ang nadampot sa mga small-scale scam hub habang daan-daan ang nahuhuli sa mga malalakihang raid gaya sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Karamihan sa mga sangkot, pawang mga dayuhan at may mga ilang-ilang mga Pinoy. Samantala, si Bamban, Tarlac Mayor Alice Go naman nakatakdang sampahan ng PAOC ng reklamong human trafficking. Para po yan sa pagpaparenta umano ng kanyang lupa na tinayuan ng Pogo Hub. Ayon naman kay PAOC spokesperson Winston Casio, pinupursigi nila ang kaso laban sa mga illegal na Pogo dahil pinagtatawanan na umano tayo sa international community dahil dito. Narito ang bahagi ng kanyang naging panayam sa programang One Balita Pilipinas ng 1PH. Mas pinaigting ngayon kasi nagiging tampulan na po tayo ng katatawanan sa ibang bansa gawa ng mga scams na nag-emanate from the Philippines. Maraming kaso ng money laundering sa international community ay naiuugnay dito sa Pilipinas, no? Yung kaso doon sa Singapore, yung dalawang business partners ni Mayor Guo, may naiuugnay rin po sa Pilipinas yon. Yung kaso dito sa Isle of Man, sa United Kingdom, nauugnay rin po dito sa Pilipinas. So, napakarami hong kaso ng money laundering, ng scamming, ang naiuugnay dito sa Pilipinas. Kaya, pinaigting po ng kasulukuyang administrasyon. Mas pinaigting ngayon kasi... Ang tinig ni Winston Casio, tagapagsalita po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC.